Ayan, magandang umaga po sa ating lahat dyan, sa ating mga subscriber. Lalong-lalo na po sa ating mga OFW dyan sa mga panig ng mundo. Ayan, magandang araw po. So, sa ngayon ay meron tayong panauhin dito. Isa sa malupit na kakilala namin. Kumpare ko rin yun. At ito hindi ito babaero, check boy lang. Ayan mga kapobre. So may papakita ko sa inyo. Maglilinis tayo ng aircon ng kanyang sasakyan. Tara and let's go mga kapobre. So ito na nga mga kapobre. At binaklas ko na yung kanyang receiver dryer. Nandito po yung receiver dryer niya. So ito papakita ko lang pala sa inyo mga kapobre. So ito po yung kanyang receiver dryer. So hindi siya marumi, duming-dumi lang. Uwe, di nga, naninira ka lang eh. Ayan. Ayan. So at dito yung kanyang evaporator ay binaklas ko na. Ito babaklasin ko na rin. Ito po yung mga kapobre. So nandiyan po yan nakalagay. Nandito. Ito nabaklas ko na. Hindi ko napapakita sa inyo. So ayan, ang nirereklamo nito mga kapobre, kapag may sakay daw siyang chicks, naiinitan. Hello. Mga kapobre. Nag-vlog si Kalokoy. Ayan. Sabi niya, hindi daw umaabot doon sa likod. Pag may sakay sa chicks, hindi siya umaabot. So ito yung naging problema niya mga kapobre. Ayan. So makakalusot pa ba ang hangin dyan? Sa sobrang dumi. Ayan. Sobrang dumi niyan mga kapobre. Ay, sige pre. Mamaya na lang. Ayan. Sobrang dumi na. So mga 1 kilo siguro ito makukuha kong putik dito mga kapobre. Kapobre. Ayan mga kapobre. So ito nga. Tingnan nyo mga kapobre. Ayan yung pinakadumi niya. Tatanggalin ko lang para makita ninyo. Ayan ang dumi niyan. Ayan siya mga kapobre. Tatanggalin ko lang ha. Kasi napakanipis eh. Ayan. 1 kilo. Magkano ba kilo ng buhangin ngayon? Ayan o. Tingnan mo mga kapobre. Ganyan, kakapal ang dumi niyan. So, kasi, ang may-ari nito. Ay, dito ka sa loob. Rap-rap. Ang may-ari nito, puro babae. Buti dito sa labas. Yun. Tapos mga kapobre, si Idol Kanuto. So kababata din pala niya. So yan, hindi yan lagi dito. Ayan. So tingnan nyo mga kapobre kung gaano karumi to. Ayan. Papakita ko lang sa inyo yung kanyang evaporator. So, pag ganyan nakadumi, ang buga ng hangin natin ay papunta dito. So, hindi na makakalabas dito sa kabila. At isipin nyo mga kapobre, oh. May alaga. May alaga pa sa ba talaga sa sasakyan niya. Ayan, oh yun. Pulihin ka. Yan. Ayan, ipis. Yan, ipis. Ayan. So, may alaga pa pala. So, bibili muna kami ng pyesa nito mga kapobre. At para malinis namin to ng maayos. At mapalitan na ng mga dapat palitan. Pati kung gusto niyo, pati yung may-ari. Ito, palitan natin to. So, ayan mga kapobre. At lilinisin na natin to yung evaporator ng babaero kong kumpare. Ayan siya. Kung si Super Alalay ay mayroon siyang 5 bunso, 6 na panganay, ito 10. Mas malupit to. Ay, maniwala yung mga followers mo, loko-loko ka. Ah,
So ayan mga kapobre, nililinis na natin. So hindi naman siya marumi, talagang duming-dumi. So lalayo ko muna sa aking mahiwagang pispan. Dito muna kita ilagay. Ayan. Para makita ng ating mga viewers kung paano talaga ang pagtanggal ng mga dumi niyan. Ayan. So ayan mga kapobre, gamit ko ay Domex. Domex lang ang ginagamit ko dyan mga kapobre. Ayan. Kaya kung mapapansin ninyo, medyo bumubula-bula siya. May Domex kasi ang hinalo ko para matanggal yung ating dumi. So antayin natin mga 3 to 5 minutes at matatanggal lang yung kusa, yung mga dumi niya. Ayan, yan yung panlinis natin sa banyo mga kapobre. Yan ang ginagamit ko. Kung napapansin nyo, yan kulay green. Ayan. Yan po yung pinanlilinis ko dito. Kasi mas maganda siya at eco-friendly yung ating ginagawa. Ayan mga kapobre. So kung napapansin nyo mga kapobre, ayan, unti-unti na siyang natatanggal yung ating ayan ating yung mga dumi bala mga kapobre, ayan. So yan. Yan ang epekto ng Domex. 'Di ba sa banyo? Bumubula din. Ayan. Hindi siya marami, no? Hindi. Sobrang dumi lang. Hindi naman masyado. Para may burak na sa loob talaga, ano. So ayan at saka pagkatapos niyan mga kapobre ay banlawan natin ng maigi. Ayan mga kapobre, ayan. Kung napapansin nyo, mas madali siya tanggalin. Ayan. Hindi siya marumi. Sobrang dumi. Putik. Hindi na ito patagos yung tubig sa kabila eh. Dapat patagos yan eh. Ayan siya. Ayan, tingnan nyo mga kapobre. At unti-unti na natin itong natatanggal yung dumi. Ayan. Yung pwede brush yung nirapin. Hindi. Ayan mga kapobre, malinis na.
ito, kaya hindi ako natatakot na malagyan siya ng tubig sa loob. Gawa lang ito, klase ko pa po kasi ito mga kapobre. So sa mga magtatanong, bakit hindi ko nilagyan ng plastic ang loob? May ipa-plase po natin ito at bubugaan ng hangin yung loob ng ating evaporator. Kasi ito ay papalitan natin ng expansion valve. So ipa-plase muna natin ng maigi bago papalitan ng expansion valve. Kahit number 3, hindi na makalabas ang hangin yun. Kaya nga. Ngayon, tuloy ko mas malamig na siya ngayon. Kasi malamig rin naman siya, pero sagad nga lang. Saka sagad. Ay, dumi oh. Maraming dumi oh. Ayan, yung dumi na nakuha sa ibang corridor. Sunog ng ilang dekada bago na lilisan. 95. So, para 2,000 din ano na yan, 22. Okay. Mga kapobre, at pinaplasing natin. So kaya natin pinaplasing mga kapobre kasi hindi natin maiwasan na may sumamang langis, ayan oh, black oil. Okay. Ayan, so ganyan lang po yung pagpa-plasing natin mga kapobre. So ganoon lang po yung pag-flushing nun mga kapobre at para matanggal lang yung mga excess na langis doon sa loob ng ating evaporator. Kasi pag hindi natin pinlasing, useless lang din na nagpalit tayo ng expansion valve kung hindi natin ipa-flushing yung ating system ng aircon. So yan po yung tips ko sa inyo mga kapobre. Pag nagpalit tayo ng expansion valve, automatic flushing. Yan po ang gagawin natin. So para mapalamig natin ng gusto yung ating aircon. Alright, okay. At tapos na natin kabit. So, yan. So, ikakabit na natin doon, diretso. Sa loob ng sasakyan. Ayan mga kapobre, oh, malinis na. Ito. So, napakalinis na po niyan. So, para mabango, at kasi maraming babae itong sasakayan kung pari ko. Sabi nyo, mami, maliwalay ka na pala ng traon. Ayan. Para mabango, sabihin na, oy, nang babae ito. Para mamaya, papaluin ng tubo. Ayan. Yan lang po yung style dyan para maging balik yung refresh ng amoy ng ating aircon. So,
Tara, and let's go para makabit ko na ito. Pero bago ko kakabit yung mga kapobre, hihigop muna ko ng kape. Yummy. Kali ko na lang kaya yung takip ng ano ng aircon niya, no? Sa likod. Para hindi ka nakatal. Water B, Lorap, yung louver, yung may takip sa likod dyan. Oo. Oh. Baliin na nga lang natin. Bawat matanggal na yung tali niya. Kunin mo water long nose natin yung maliit doon. Ito mga kapobre, kinakabit ko na yung fittings. Kunin mo nga doon teranggoma, ter. So, ayun mga kapobre,
Ang paggamit ng mga feedings nito gawa ng aluminum ito, kailangan napipihit muna ng kamay. Huwag pilitin kapag alam nating matigas kasi baka dumugo. Duguin. Baka duguin. So, ayan ang mga kapobret, nakabit na natin yung evaporator. So, ipa-flashing natin dito yung ating condenser. Kaya mga kapobret, flashing natin yung ating condenser. Sasali na pa ba ng oil na ba? Hindi na. Baka mag-over. May oil pa kaya yung ano niyan? Pabawasan na natin. Sa may ano to, compressor? Meron, meron. Eh mga kapobre, tinatanong niya kung ano daw pinagkaiba ng aluminum at sa kalata. Kakaibahan ng aluminum at sa kalata, mga kapobre, ang lata ay kinakalawang. Pero mas mura kasi. Ang element sa loob same. Iba. Ah, iba. Pwede naman, no? Pwede naman. Kung baga kantayan ni Sandara Park Spray. In and out. Hey, folks. Next project is Jailal.
ilalim na lang. Wala na aso, marap no? Wala na. Paalam na? Nagpaalam na. Steps ko yun. So yan mga kapobre, pagkatapos ng vacuum ay ito na po ang gagawin natin. Kakarga na tayo ng Freon. Kakargahan natin ito ng Freon mga kapobre. Kaya pre, start mo. Freon. So, ayan mga kapobre, at maayos ng lamig niya at umaabot na daw sa likod. So, hindi na, hindi initan yung babae pre pag sumakay sa likod. Hindi na pre. At ito pre mga kapobre, yung idol ko. Ba't si Kobe Bryant sa personal kayo manggilang, ba't nandyan itim na? Naiinitan? Ah, may, ay, nabilag pala sa araw si Kobe Bryant kaya nang itim. Ayan, ganda ng lamig niya mga kapobre. So lalamig pa po yan. Bagong anda pa lang. Bagong karga pa lang. Bagong karga pa lang. Ramdam mo na kagad ang lamig. Tagos sa balat. Makapit na. So ayan. Ayan pre, ano ngayon masabi mo sa aircon mo? Ayos na, mabango na at malinis. Malamig na rin siya. Ayan. Ang ganda ng lamig nito. Pwede na. Magkano 3 hours dito, pre? Tagay na po. Kayo. Masabihin talaga na mamabahay tayo sa raulo. Ayan. So, shout out nga pa pala sa asawa nito. Ayan. Si Judy. Ayan. Okay, guys. Pag kayo magpapagawa ng aircon, PM lang nyo si Sir Rappi, okay? Ayan. PM nyo lang ako sa aking YouTube channel. Pwede kayo mag-comment dito sa aking YouTube channel. Or pwede niyo ako ma-PM doon sa aking Facebook page, Makinis ng Pobre sa Facebook page. Ayan po. At doon makokontak niyo kaagad ako. At agad-agad naman po ako nagre-reply. Ayan na nga. At tapos na nga po ang ating paggawa ng aircon ng ating kaibigan. Ayan. Ayan po siya mga kapobre. Gwapong-gwapo yan. At talagang yan ay hindi po babaero, chikboy lang. Okay, so ayan at marami na naman itong masasakay. Kahit saan to.
Ayan o. See you guys. Bye-bye.